nandito na naman tayo sa YouTube channel natin. Ayan, ni Pop, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng iba't ibang sukat ng pick gamit ang mga recycle na gamit, mga patapon na, yung mga tipong tinatapon mo na sa basura, pero ang totoo, pwede pa rin siyang gamitin. Ayan. Yeah, kasi yung iba, medyo makapal yung ibang mga pick, kaya susolusyonin natin ito. Gaya ng ibang ginagamit ko na to na ginawa ko lang, manipis siya. Hindi siya masyadong, hindi masyadong hirap mag-gitara. Ayan. Bago tayo mag-start, ay papangita ko muna yung gitara. Ayan guys, nandito na tayo sa bahay ko, dito sa studio. Ayan. Dito tapos siya. Studio na 4. Ayan. Tuturo ko ngayon kung paano gumawa ng iba't ibang sukat ng mga pick. Gamit ang mga recycle na patapon na lang, pero para sa akin, importante pa kasi pwede pa siyang gawin. Pwede pa siyang gawin na pick sa mga gitara. Ayan, gagamitin natin yung mga patapon na gamit. Gagawin natin siyang pickup sa gitara. Tara, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga klaseng materials yung gagamitin natin. Ayan guys, ayan na yung mga nakolekta natin, mga recycle na patapon na lang. Guys, kahit ganito yung mga gagamitin natin, magagamit pa rin natin yan. Lalos na, ayan, ito una, yung gagamitin natin, ayan, yung sa ketchup at dun sa yung mga walang laman na polvo. Pagkatapos guys, pwede rin kayo gumamit yung mga takip, yung manipis. Kasi ito, iba-iba yung sukat nito eh. Iba-iba yung sukat na ito rin. Pwede rin kayong gumamit ng yung takip sa ice cream. Ayan. Marami pa, kahit yung mga tawag dito. Yung sa Clorox, yung bottle ng Clorox. Basta yung plastic niya, medyo gumagoma siya ng konti. Yun. Ayan, start na natin ngayon. Papakita ko ngayon kung paano gumawa ng pick. Yung pick na ginagamit ko sa gitara, ito yung kukunin natin sukat, ayan. Ito yung sukat nito is 0.81 mm. Ibig sabihin nito, makapal to guys. Pag 0.81, medyo makapal to. Kaya yung iba, nahihirapan yung iba sa paggamit ng pick. Dahil kasi masyado siyang mataba, tsaka masyado siyang makapal. Ang gagawin natin, susolusyonan natin yan. Yung mga gamit nga nito ako, minsan ginagawa ko pag gusto ko ng malambot na pick. Mahanap ako ng, eto, gaya nito, malambot siya. Siguro nasa 0.30 mm to. Wala man siyang 1 mm. Ganun siya. Para pag nag-scramming ka ng pagigitara, hindi kahirap. Hindi ka mukha nito, 0.81 mm. Medyo makapal siya. Kailangan talaga, kasi matigas siya. Ayun guys, oh, matigas. Kaya ngayon, tuturo ko paano gumawa. Tara, start na tayo. Ayan guys, nakapaggupit na ako ng mga gagamitin natin. Una ito, ginupit ko dun sa lalagyanan ng ice cream. Pangalawa, ito yung sa lalagyanan ng ketchup. Pangalawa, ito yung takip dun sa Alaska, yung malambot siya, oh guys, oh. Ayan. Pagkatapos ito, yung takip sa Johnson, yung sa polvo. Pagkatapos ito, kinuha ko to dun sa bottle ng Clorox. Ayan. Guys, pwede pa kayong gumamit ng iba. Maraming mga sukat yan. Ngayon, bago ko pa ipakita. Ito yung ipapakita ko muna yung kukunin natin na copy. Ayan. Ito, yung pick. Pick na to. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pick na asin sukat nito. Una guys, dapat kailangan meron kayong gamit na pentel pen. O yung mga sign pen na yan. Pagkatapos, meron ka din gunting. Yan, para pag binunting mo, yun, magugunting mo na. At yung pangatlo is yung liya. Yan, kasi bakit meron tayong liya? Kasi gagamitin natin to pag nagupit natin sa gilid yung ang copy natin na ito. Pagkatapos, liliyahin natin sa gilid para hindi siya magaspang. Yan guys, bago tayo mag-start, guys, explain ko muna, baka ma-out of context yung mga ibang nagigitara. Kasi yung, kaya nga ito makapal, matigas, ito ginagamit to, lalo na sa mga naglilid. Yung mga naglilid ng mga tugtugan. Ayan guys, yung ituturo ko ngayon, yung paano
paano ka makakapag-strumming, lalos na sa acoustic, paano ka, eto, tutorial, itong gagawin ko, tutorial lang, dun sa pag-strumming. Hindi ko sinabing, hindi na kayo pwedeng gumamit nito kasi, eto, ginagamit talaga to, pag nag-lead ka talaga sa gitara, para matigas. Para pag nag-lead ka sa isang string, sa first string, second string, and four strings on, medyo matigas siya. Ayan, ang ituturo ko lang yung ano talaga ang kailangan gamitin pag nag-i-strumming tayo sa gitara. Yan. Baka kasi ma-context yung ibang manonood nito eh. Yan, tara. Sige, start na tayo. Una guys, ganito ang first step natin guys. Una, ilagay natin sa itaas to. Pagkatapos, ayan, tabi muna natin to. Pagkatapos, yan. Para di kayo mahirapan, yan. Yan guys, ganyan lang gumawa guys. Ang gagawin ninyo, diinan natin sa gitna. Yan. Pagkatapos, yung pentel pen natin gugunitin natin dito sa gilid. Ayan guys. Guys, kitang-kita nyo, diba? Very easy. Ayan, ganyan lang. Parang, ayan. Kahit sino kayo to, kahit yung elementary, ayan guys, diba? Nakuha na. Pagkatapos nyan, is, takpan muna natin to. Ayan, pagkatapos natin, guys, magugunitan sa gilid, guys. Gumamit tayo ng gunting. Yan. Guys, pag ginunting nyo lang, inay-inay lang kayo. Siyempre, medyo, kasi ito, medyo ang kapal nito, nasa 0.60 millimeter or 50 millimeter. Yan. Ayan guys, ganito, papakita ko paano mag-gunting. Ayan. Ganito lang guys. Dali lang guys, oh. Dapat inay-inay lang guys sa pag-gunting. Ganyan lang guys, kadali. Solusyonin natin yung mga nagre-request. Kasi dati, ganito rin ang ginagawa ko eh. Umpisa nung high school ako, nagugunting ako nito. Ngayon, na-discover ko, pwede palang gamitin yung mga ibang sukat, yon. Kaya, pinagpatuloy ko sa paggawa. Ayan guys, ganito lang yung paggunting. Guys, medyo puro yung gunting natin kaya matagal eh. Ayan guys, tapos na. Ayan guys, pagkatapos natin magunting guys, ayan, pakita ko muna, diba guys, diba magkapareho sila. Pagkatapos natin siyang magunting, liyan natin siya ng dito lang sa gilid para mawala yung talim niya dun sa magkakagunting niya. Yan. Ganyan lang ang huwag niyong masyadong pakabawasan. Basta mawala lang yung talim niya dun sa gilid. Ayan guys. Ayan guys, meron na tayo. Ayan. Gumawa na rin ako para pakita sa inyo. Ayan. Ganyan lang oh, pero yan, tignan niyo, malambot. Ito hindi. Medyo matigas, di ba? Dito, para sa akin ito, mas maganda ng ginagamit to. Hindi na masyadong matigas, pero ako gumagamit din ako yung mas malambot pa yan. Ito, ipapakita ko din. Guys, ipapakita ko din paano gumawa nito. Yan guys, ganun din ang gagawin natin guys. Ibaba natin ng ganyan. Pagkatapos guys, ayan. Gitan natin sa gilid. Yan lang guys. Sobrang makakatulong na sa mga makakatulong na sa inyo to guys. Para hindi na kayo mamblema dyan sa mga pickup natin. Ayan guys, gawin natin guys. Let's guntingin natin. Ganyan lang guys. Inay-inay lang sa pag-gunting guys. Ganyan lang guys. Ganyan lang kadali guys gumawa ng pick. Ayan. Dun sa mga walang budget yan, pwede rin to. Kahit meron man kayong budget, para sa akin, mas maganda to talaga. Mas maganda to kasi makakapamili ka pa ng mga sukat. Ayan guys. Tapos na tayo guys. Ayan, meron na tayo. Meron na din tayo ang reserva. Ilan lang kulay yan. Ayan. Ganun din guys dito. Ganyan lang ang gumawa. Guguitin natin dito. Ayan. Guguitin natin dito. Saka natin guntingin. Ganyan lang kadaling gumawa ng pick sa
gitara natin para yan guys. Ayan. Tapos diyan natin. Ayan guys. Meron na din ako dito. Ayan guys. Guys, sana nakatulong sa inyo tong tutorial natin na kung paano gumawa ng iba't ibang mga pick. Ayan. Guys, malambot na 'to. Nasa 0.35 mm na yung nipis nito. Ito nasa 60. Ayan. Ito kasi ito makapal 'to eh. Nasa 0.81 mm siya kaya matap. Kailangan dun sa mga bago-bago gumamit talaga ng pick na malambot gaya nito. Ayan. Nasa 30 mm lang 'yan. Nasa 0.30 mm. Yan. Yan guys, sana nakatulong sa inyo ito at maraming salamat.